So today, ang gagawin ko is a makeup collection video and organizing. I'm gonna be sharing with you kung ano yung laman ng aking dresser or makeup table. Yung makeup collection ko, I make sure na lahat ng ginagamit ko. Pag hindi ko na siya ginagamit, either pinapamigay ko na or yun. Pinapamigay ko na lang kasi sayang eh. Kapag may pupunta dito na pinsan ko or yung sister ko or yung tita ko or kung sino man, friends ko, pag hindi ko na ginagamit, binibigay ko na lang kasi sayang eh. Kasi naman mag-expire siya, at least magamit ng iba, diba? I will also be featuring an app na I recently discovered and sobrang gustong-gusto ko tong app na to. I think this past few days, wala akong ginawa kundi i-organize yung mga shelves ko. Think of it like, para siyang virtual dresser mo. So, malaking tulong itong app na to. I will get on with it later. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung kagandahan nitong app na to, kung paano siya makakatulong sa inyong buhay, if you love makeup, or kahit hindi makeup eh, kasi hindi lang siya para sa makeup. If you love collecting stuff, shoes, damit, kahit pagkain. So, without further ado, papakita ko muna sa inyo yung aking makeup collection. Hindi ko na siya iisa-isahin kasi masyadong magiging mahaba na itong video na to. So, make sure to follow me on Snops kasi nandun lahat ng items na ipapakita ko sa inyo mula sa perfume hanggang sa lashes or ano pa ba. Basta lahat ng items na ipapakita ko ngayon. So, let's move on with my makeup collection. Okay, so ito yung itsura ng aking makeup table. So, ayan yung nasa likod ng camera. Nandyan lahat kasi gusto kong pag nakaupo na ako, ayoko nang tayo ng tayo kaya gusto ko lang dito lahat ng brushes, lahat ng madalas kong gamitin pag nagme-makeup nandyan, nasa harap ko. Okay, so over here, this is a makeup organizer from Miss Bella. So, ilalagay ko yung link sa baba if you're interested or if you don't want to buy online, pwede nyo rin siyang tingnan sa Cinderella kasi I believe it's available sa selected branches ng Cinderella. Let's start dito sa pinaka tuktok or pinaka top. So over here, andito yung aking mga foundation. So yun yung nasa unahan kasi mas madalas akong gumamit ng foundation kaysa sa BB cream. I don't know. I'm just a foundation girl. Foundation day. Every day. Andito yung mga Natural Actor, Revlon Color Stay, ayan yung mga favorite ko, CC Cream, and sa likod, andito yung mga BB Creams ko, nakikita nyo ba? Sorry. What else? Yan, ito. Pero mas marami actually yung BB Cream ko. So, I think mas maganda yata ang gamitin ko madalas yung BB Cream. So, anyway, dito naman sa kabilang side, andito yung mga perfumes ko, nandyan din sa, nasa Snops din lahat ng perfumes ko. So, if you wanna check it out, yeah, follow me. So, dito sa harap, I only have 3 primers. Yan, yung Baby Skin, yung Quick Effects, yung Rimmel London Stay Matte. Tapos, andito rin yung mga primer, eyeshadow primer. Second drawer, andito yung mga blushes. Yan, lahat yan, puro blush. On the other side, andito yung bronzers ko. And yung highlighters. So, lahat ng highlighters ko nandito. Kasi hindi ko naman masyadong ginagamit yung highlighters. Pag nag-video lang ako yan, kagaya nitong Physician's Formula, yan, yung Skin 79, Rouge's Vanity, yan, yung mga liquid highlighters na ginagamit ko. So, on the next drawer, here, ayan, andito lahat ng eyeshadow palette. Binawasan ko na to kasi hindi na siya kasha. Sabi ko hanggang dito lang ako, hindi ko na magagamit yan lahat kung pupunuin ko pa or kung mag-occupy pa ako ng another drawer. Sabi ko, tama na to kasi hindi ko naman siya magagamit lahat. So, I have here yung Estee Lauder na favorite ko, Revealed, yan, yung Beige Party Girl. And, it's Judy Time, syempre. Single eyeshadows. Yan. Hindi ako masyadong gumagamit ng single eyeshadows kasi mas practical talaga kumuha ng palette na lang. Okay, next drawer over here. Dito muna tayo sa right side. Andito yung mga eyeliners. So, pencil and liquid eyeliners, cream and gel liners, what else? Sharpeners. Tapos dito, andito yung mga lip liners ko, lip gloss, and some lipsticks. And lip balm.
And then sa last drawer, andito lahat ng powders ko. So, ayan. Ito yung aking makeup brushes. So, transparent siya, kaya mas madaling, although dumihin siya kasi nga transparent, pero malaking tulong kasi madali kong mahanap kung ano yung kailangan ko. For example, I need the blending brush, andito lang siya, kitang-kita ko kaagad. And, dahil maalikabok dito sa amin, dito sa Maynila, kaya mas maganda yung merong takip, para hindi siya naka-expose. Para kung hindi ka man masipag, maglinis ng iyong mga brushes, at least man lang ma-prevent mong mapuntahan siya ng mga contaminants, di ba? O di ba gumagano na ako, contaminants? Dito sa brush container with lid na large, nandito lahat ng face brushes ko, pati sponges, ayan. So, lahat pang blush, pang contour, pang foundation, ganyan-ganyan, nandito. So, sa eyes naman, lahat ng small brushes nandito sa smaller container. Over here, ito yung lipsticks na madalas kong gamitin at saka yung mga dapat kong gamitin. Kaya nilalabas ko dito kasi masasayang pag hindi ko nagamit. So, anyway, andito lang naman, nakaayos siya according to its kind. Andito yung Wet n Wild, Megalast, yung Sophie Paris, yan. Tapos, syempre yung high-end, kailangan naka-display. Yung vanity mirror ko, nakapatong lang siya dito. Kasi, awan ko, hindi ko rin alam. Talagang, nilagay ko na lang dyan. I don't know. Pero mas madali kasi para sa akin eh. Kasi ginagamit ko yung mirror para sa camera ko. At hindi ko siya actually ginagamit para sa face ko. Kasi ito yung ginagamit ko para sa aking face. Yung aking, ito binili ko to sa Zen or sa Daiso. 88 pesos lang yan, kaya mura lang siya. So anyways, at yung vanity mirror, ilalagay ko yung link sa description box if you're interested. Kasi ito lang din yung ginagamit ko sa videos. Ayan yung lighting ko. Alright, so dito na tayo sa, masyado maliwanag. Buwasan natin ilaw. Itong mga drawer na to, actually mga anik-anik lang yan ito. Mga contact lens na hindi ko na ginamit. One time ko lang yung ginamit sa Catwoman tutorial ko. Tapos, dito yung mga aking lash glue. Tapos, dito lahat ng ginagamit ko sa aking kilay. Elf, yan, yung mga pencils, yung eyebrow kit, and all that. Dito, concealer. Hindi ako masyadong gumagamit ng concealer, kaya kung mapapansin nyo, konti lang yung concealer ko. Alright, so, tapos na tayo dyan, on this side, dito naman tayo. So, over here, andito yung aking mga mascara na hindi nangakasya. Ang curl lash ko na dugyot at yung aking tweezers, pang shave, kailangan yan for emergency. Gatsby na oil control sheet, ginagamit ko kasi pag nagre-review. Sa likod niya, nandito yung mga skincare products na madalas kong ginagamit. Ayan. Tapos, over here, andito lahat. Sa isang basket na to, andito lahat ng nail polishes ko. So, hindi siya nakaayos talaga. Ganyan lang. I don't know. But, hindi pa ako nakakahanap ng magandang lalagyan. Actually, may naisip na ako eh. Pero, hindi ko pa nahanapan ng lalagyan. So, ayan lang. Yan lang yung nail polishes ko. And dito sa baba, yan. May kita niyan dun sa Snops na app. Lahat ng to-review na products ko, nilalagay ko dito sa isang basket kasi at least alam ko kung ano yung mga hindi ko pa nagagawa ng review. Kung matagal na kayong nanonood sa akin, maalala nyo before, dito lang nakalagay yung makeup ko, diba? So, pero ngayon, ang nilalagay ko na lang dito yung mga boxes kasi being a blogger, kailangan talaga tinatago yung boxes kasi minsan pag na-feature ko yung products, nakakalimutan ko yung mga specific info about it. For example, yung ingredients niya, ganyan, expiry date, yan. So, andito lahat, tsaka yung mga hindi ko nagustuhan na products, nandyan, empties, nandito rin. So, yan. Tapos, dito naman sa baba, hair tools, lahat ng hair tools ko nandito. On this side, tapos lahat ng aking lashes. So, there. Itong Snops na app, nandyan lahat ng pinakita ko ngayon. Makikita nyo dyan yung mula sa foundation, isa-isa ko yung pinituran talaga. Effort. Kasi malaking tulong to if I go shopping. At least alam ko kung ano yung meron ako, kung anong shade ako nito. Or if I'm collecting a specific
for example, specific lipstick, tapos gusto kong kumpletuhin yung shades na merong available, at least alam ko kung ano yung meron ako at yung wala pa. Since I'm doing reviews sa blog at saka dito sa channel ko, meron ako specific shelf doon kung saan nandun lahat nung products to review ko. So, at least alam ko, kahit wala ako sa bahay, at least alam ko kung ano yung mga dapat kong unahin, na-organize ko kung ano yung mga dapat ko pang gawin. Malaking tulong talaga siya. And also, it's a great way to showcase your collection. Kung gusto mong mag-interact with other people. Para lang din siyang Instagram, pero I think it's much better kasi nga meron siyang shelves and meron kang option to make it public or pwede rin siyang naka-private. And also, pwede ka rin mag-follow ng specific shelf lang din na interesado ka. For example, if you're only interested sa mga foundation and not sa bronzers and sa blush, eh, yun na lang ipa-follow mo yung specific shelf na yun. While browsing, marami rin akong nakita doon na very interesting para sa akin. For example, yung mga makeup looks. Actually, I already uploaded some of my makeup looks para din ma-organize ko kung ano yung mga look na nagawa ko. If you guys want to recreate my looks, pwede nyo tingnan yung shelf ko doon. Aking mga makeup looks na nagawa or makeup of the day. It's free pala ha, so wala siyang bayad. It's available for iPhone at saka sa Android. So, meron ka ng virtual dresser. So, dala mo yung dresser mo kahit saan ka magpunta. Maliban doon, para hindi madoble-doble yung mga nabibili mo, tapos may realize mo, ay, nakabili na pala ako nito. Ay, mali yung shade na nabili ko. Dapat pala ito. So, yun. Ilalagay ko yung download link sa description box for both iPhone and Android users. So, that's it! I hope nakatulong tong video na to, guys. Sana inspire ko kayong mag-organize. Kasi life is better talaga when everything is organized. Yun lang! See you again! Oh, by the way, I forgot. Almost forgot. So make sure to follow me, ha? Kasi I will be giving away this gift pack. All you have to do is download the app and then follow me. And clothes. Ganun lang kadali. I'll be posting the winner on March 5. So, good luck. Don't forget to thumbs up this video kung na-enjoy nyo and kung nakatulong. As usual, maraming salamat po sa inyong time. And see you again on my next video. Bye! The review is itong Rimmel London BB Cream 9-in-1 Skin Perfecting Super Makeup. It has a broad spectrum SPF 25 sunscreen.